Pagkalandok doon, si Aldes ay isang matapang na mandirigma na kilala sa kanyang tapang at katapatan. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa isang maliit na buhok sa Katayunan kung saan siya ay lumaki sa ilalim ng mga payak na pamumuhay. Bagamat sa simula ay hindi kaanong pinagtuunan ng pansin ng kanyang mga kapitbahay, mayroong nagkaalam na pangarap sa kanyang puso na makilala at mapanatili ang kapayapaan sa buong lupain. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Aldes ang isang sinaunang espada na tinatawag na Katinis Shield. Ang espada na ito ay hindi lamang isang karaniwang sandata, ito ay may katayahang magbigay ng kapangyarihan at proteksyon sa sino mang may tapat na puso. Sa pagdaan ng mga taon, si Aldes ay nagpakita ng tapang at katapangan sa pagtatanggol sa mga inosenteng tao laban sa mga masasamang puwersa na nagnanais ng kapangyarihan at kapalaluan. Sa bawat laban, siya ay nagiging mas matatag at mas mahusay na mandirigma. Sa huli, sa gitna ng isang malaking laban laban sa kadiliman, si Aldes ay tumanggap ng isang hamon mula sa mga Diyos ng Land of Dawn. Kailangan niyang harapin ang pinakamalakas na kaaway na kailanman hinarap ng lupain. Gamit ang tapang at katapatan, nagtagumpay si Aldes na mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa Land of Dawn at naging isang bayani na pinararangalan at kinikilala ng lahat. Sa kabila ng tagumpay ni Aldes sa kasalukuyan, may isang malalim at madilim na lihim sa kanyang nakaraan ang kanyang pakikibaka laban sa Bangundon. Noong siya ay bata pa lamang, ang kanyang bayan ay nilisan ng isang mapanakot na nilalang na kilala bilang Bangundon. Ang Bangundon ay isang mapanakot na nagdadala ng karimlan at laging sa anumang lugar na kanyang dadaanan. Hindi nagtagal, ang bayan ni Aldes ay sinakop at sinakop ng Bangundon at maraming mga tao ang nawala ng buhay at nagdurusa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, si Aldes ay nagpasyang tumayo at labanan ng Bangundon. Gamit ang kanyang tapang at determinasyon, pinuno ni Aldes ang isang grupo ng mga mandirigma upang harapin ang nilalang na ito. Sa isang matinding laban, nagtagumpay sila na hadlangan ang Bangundon at palayain ang kanilang bayan mula sa kanyang paghahari. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, ang Bangundon ay nag-iwan ng isang bakas ng takot at pangamba sa puso ni Aldes. Hanggang sa kasalukuyan. Ang alaala ng pakikibaka laban sa Bangundon ay patuloy na bumabalot sa kanyang kalooban. Nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas upang patuloy na lumaban para sa kapayapaan at katarungan sa Land of Dawn. Kahit na si Aldes ay kilala sa kanyang tapang at katapatan, hindi siya hindi nakaligtas sa kabiguan. Isang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay sumailalim sa isang matinding laban laban sa isang mas makapangyarihang kaaway na hindi niya inaasahan. Sa isang misyon upang protektahan ang isang mahalagang teritoryo sa Land of Dawn. Si Aldes at ang kanyang mga kasamahan ay kinaharap ang isang hukbong mas malakas at mas mahusay armado kaysa inaasahan nila. Sa kabila ng kanilang tapang at determinasyon, sila ay napilitang umatras at iwanan ang teritoryo na kanilang pinoprotektahan. Ang kabiguan na ito ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala, ngunit dinurog din ang kumpiyansa ni Aldes sa kanyang sarili at ang kanyang pananampalataya sa kanyang kakayahan. Subalit sa gitna ng pagkalugmok, si Aldes ay natutong bumangon mula sa abo ng kanyang kabiguan. Sa halip na sumuko, siya ay nagpatibay at nagpatuloy sa kanyang misyon na lumaban para sa katarungan at kaligtasan ng mga tao sa Land of Dawn. Ang kabiguan ni Aldes ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo at determinasyon upang patuloy na harapin ang mga hamon ng buhay at muling magtagumpay sa mga susunod na laban. Ang simula ng paglalakbay ni Aldes ay hindi kaanong magarbo o kahanga-hanga. Siya ay isang simpleng mamamayan ng isang maliit na nayon sa Land of Dawn na nagmula sa isang pamilyang magsasaka. Ngunit sa kabila ng simpleng buhay, mayroon siyang pangarap na hindi kapanipaniwala. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa katubatan upang maghanap ng kahoy na pagtahik, natagpuan niya isang sinaunang artefakto bilang may kakaibang liwanag. Hindi alam ni Aldes kung ano ito, ngunit ang kanyang loob ay napuspos ng isang di matutunduhang hangarin na alamin ang misteryo sa likod nito. Dahil sa kanyang kasakiman, nagpasya si Aldes na subukang alamin ang sekreto ng artefakto ito. Daladala niya ito sa kanyang paglalakbay habang sinubukan niyang matuklasan ang kahulugan nito at kung paano ito makakatulong sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Sa pamamagitan ng paglalakbay, natutunan ni Aldes ang mga kaalaman at kasanayan na kailangan niya upang maging isang matapat na mandirigma. Ang artefakto iyon ay hindi lamang isang simpleng bagay, ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at determinasyon upang maging isang bayani at magtanggol sa mga walang kalaban-laban. At sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay, sinimulan ni Aldes ang kanyang pagiging bayani, handang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang landas.